Hi guys, so in this video, pag-uusapan naman natin itong bagong NFT game na upcoming. Ito ang Cat Ninja game on Binance Smart Chain. So ito yung Ninneko. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo kaagad. So sa mga hindi pa nakakaalam dito sa Ninneko kung paano yung gameplay niya, play natin to para makita nyo guys. Yun, ang ganda ng marketplace. So meron silang breeding parang axie. Strategic battle. Wow, ang ganda ng skills niya guys. Maganda yung skills. Maganda yung graphics niya sa skills. Rich gameplay. So yun, parang ano, mobile siya. Oo nga, mobile game nga ito guys. So mas maganda ito kasi siyempre relax lang tayo kapag mobile game. So yun, mobile game nga siya guys. Pero pag gusto nyo naman gumamit ng PC, gamit lang kayo ng emulator guys. So meron tayong emulator na Mimu. Makikita nyo dito, ito yung emulator ko. Pwede din kayong gumamit ng emulator na BlueStacks. So yun yung mga pwede natin gamitin na emulator guys. So based dun sa gameplay na nakita natin kahit under Binance Smart Chain to, makikita natin na maganda yung gameplay niya. So ito yung game na parang Axie Infinity talaga from gameplay sa breeding. Tapos meron din itong dalawang klase ng token. So meron yung token na makukuha natin in-game, which is yung utility token, and meron din silang make money by playing Ninneko. So pwede tayong mag-summon, breed, trade Ninnekos on marketplace, stack NFT Ninnekos and NINO to earn and redeem in game rewards. Tapos meron din silang mga game items, so pwede nyong i-trade yon with other players. Check naman natin yung artwork nila. So makikita natin dito na maganda yung artwork nila. So puro sa pusa. So ayan, parang mga ninja na pusa guys. So makikita nyo dito, isa itong idle system, idle na game. So meron din silang genetic system, rich gameplay daw ito, and strategic battle. So meron ding mga season events, and yun nga yung trading. Tapos ito naman yung roadmap nila guys. October 2021, testing of NFT in Ninnekos and Marketplace. November naman, issuing NINO token and IDO. So ito yung ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-whitelist para sa IDO naman ng Ninneko. Para makakuha na tayo ng token ng Ninneko, babang mura pa yung token, makakapag-avail na tayo ng token nila dito. December nila is alpha testing na on BSC testnet. So medyo mabilis yung galawan nito. Kasi kung makikita nyo dun sa trailer, nagawa na nila mismo yung game. January is open beta na on BSC mainnet. And on February naman guys, official launch na. So sobrang lapit na nung play to earn game natin na Ninneko. And April naman, lalagyan nila ito ng Guild War. May 2022 naman, village building. So meron silang village building. Token name nila is Ninneko Token. Ticker symbol naman is NINO. So Binance Smart Chain ito, meron silang 200 million na supply. Initial circulating supply is 5 million na. And whitelist is yes. So yan yung gagawin natin mamaya, mag-whitelist tayo para sa IDO. So ituturo ko yun step by step. Token distribution niya naman, 15% sa team, 10% sa advisors and strategies, 35% sa private sale, 15% sa IDO sale, and 5% liquidity, 20% game incentive. So medyo malaki yung game incentive natin, pero mas malaki yung private sale, yung mga ibebenta nila pag na-open, yung mga ibebenta nila. So kailangan nila to para tumaas naman yung value ng token, kaya ang laki ng allocation nila dun sa private sale. Ito naman yung team and advisors. So Tan Dao, Logan, makikita nyo dito yung team, Vincent Wu, Dang Nguyen, Hang Nguyen, Tuyen Nguyen, Tan Nguyen, and many more na Nguyen. Puro sila Nguyen, magkakapatid yung mga yan. Ay hindi pala, magka-apelyido lang sila kasi sa Vietnam guys, karamihan ng mga tao dun is Nguyen talaga yung apelyido nila. So partners nila is LZ, which is Lunch Zone, B Army, AV Star Capital, GameFi Gate,
IDO Research Ventures, Dreamboat Capital, MemeHunter.io, Seed Drift Ventures, Red Hat, Coin Lab, and Scam Dunk. So malalaking company yung partners ng Ninneko, guys. So ito yung kagandahan nitong Ninneko, free to play siya at the same time play to earn din na game. Pero syempre yung mga nag-invest ang mas malalaki ang kinikita dito kasi dun sa free to play talaga yung kinikita ng mga nag-free to play. So ang play to earn nito guys, Ninneko are promising to bring not only merely fun but also decentralized financial gaming experience. Players can earn MATA, ito yung token nila guys. Ito yung parang SLP nila, MATA token. Ang governance token naman nila is NINO. So sabi dito, we are committed to providing a fair and safe environment for our fellow players, controlling inflation, cheat bot detection. So parang meron silang game guard dun mismo sa game para anti-cheat and anti-bot ito. How to get Ninneko? Sabi dito, buy Ninnekos on marketplace. Ito yung user interface nila. Ito naman yung classes or faction ng Ninneko. Meron tayong fire, water, thunder, wind, earth, and yin yang. Classes naman is warrior, mage, support, ranger, and assassin. So madedetermine natin guys yung mga class nila gamit yung mga hawak nila na armas. Katulad nito, meron siyang kunai. So warrior yan. Mage naman, ito yung logo niya, and support, bomba, ranger, shuriken, and assassin is dagger. So katulad din ito sa mga ibang NFT games natin, meron silang different characteristic from appearance to attribute. Yung ear, yung eye, mouth, hand, tail, and hair. Basic stats naman nila, meron silang heal, attack, armor, tapos speed. So dito naman sa breeding guys, pag meron tayong letter P dito na symbol, it means primary genes, 36% ang mapupunta dun sa magiging itlog nila. H1 is 10% and H2 is 4%. Ito yung mga probabilities na genetics ng Ninneko natin. So kapag wala namang namana yung itlog nyo, yung anak nila dun sa parents, ang tawag dun guys is mutation. Breeding fee naman is first breed is 100, second breed 200, third breed 300, fourth breed 600, 1000, and 2000 sa sixth breed. Pero yung first generation, which is yung alpha na Ninneko, is free kapag breed nyo. So yun yung mga perks ng mga early adopter, makakakuha sila ng alpha na Ninneko. So idle na RPG system ito, parang yung nakita natin dun sa trailer kanina, isang click lang maglalaban-laban na sila. So hindi nyo na kailangan na magsayang ng oras para makipaglaban sa pag-click. Ang battling naman nila guys is ganito yung itsura, i-click nyo lang yung x2 para bumilis silang umatake para hindi sayang yung oras nyo kung nagmamadali kayo. So meron din silang PvP battle. Ito yung itsura ng PvP battle or player versus player. So ito yung sinasabi ko na meron silang dalawang token. Ito yung MATA, ito yung parang SLP. Ito yung mga nakukuha natin na reward in-game. And meron naman silang governance token. Ito yung NINO token. So parang Axie Infinity talaga yung game na to. Kaya nakikita ko na malaki ang potential ng game na to kasi yung Axie medyo palubog na. So pagka-release nitong game na to, mga Axie players madali na lang silang lumipat dito kasi knowledgeable na sila kung ano yung mga gagawin nila dito sa game na to. So I believe yun yung marketing strategy naman ng developer para ma-adapt nila yung mga old players ng Axie and pumunta sila dito sa Ninneko kasi kamukhang-kamukha niya guys. Tokenomics naman nila, advisors 20%, 10% yung TG, 10% yun, yung 20 million, 10% yun ng token, and wala siyang vesting period. So hindi nila nilagay dito kung ilang percent yung i-release nila ng 6 months cliff, then linear na 10 months. Same din dun sa team, 15% ng token is 30 million. So wala din silang TG unlock, and yung vesting period nila is 6 months cliff, then linearly over 10 months. Private sale naman is 35%, which is 70 million ng token, 5% yung TG unlock nila for 9 months. So ibig sabihin niyan, 5% ang marirelease sa kanila monthly. IDO sale naman, ito yung pagpaparticipatean natin dito sa video na ito. So meron tayong 30 million, 15% yan ng whole token, and 5% marirelease monthly para sa atin naman to sa IDO. Liquidity is 5%, game incentive is 20%, and yan yung total supply niya, 200 million. Meron din tayong game incentives dito. Game incentives tokens are used to reward players for both in-game and out-game activities, participating in events, winning tournaments,
testing new features, being active in-game community. So yun lang guys about dito sa white paper nila. Punta na tayo dun sa kung paano tayo makakapag whitelist. So meron sila ditong guide guys. Ilalagay ko na lang ito sa description. Itong link na to ilalagay ko sa description para sundan nyo. Kasi ginawa ko na yan kanina guys. Akala ko nagre-record yun pala, hindi. So natapos ko na yung step na yan. And sa kasamaang palad, hindi pala nagre-record. Pero madali lang, sinundan ko lang din naman ito guys. So kung gusto nyo magpa-whitelist, sundan nyo lang to. Lalagay ko dyan yung link. So basically ang gagawin nyo is punta lang kayo dito sa ninneko.lz.finance and magre-register lang kayo dito. Merong sign up dito sa part na to na ginawa ko kanina. Nag-register ako, kinonek ko yung wallet ko, yung email address ko, nag-tweet ako, and in-enter ko yung /whitelist dun sa Instagram nila, sa Sourbot. So ikiklik nyo lang to and kukunin nyo yung link dito, tapos ilagay nyo sa Instagram. Sa Telegram, paste nyo dito tapos click nyo to. So click nyo dito tapos i-click nyo yung Sourbot and madadala na kayo dito guys sa Telegram. So yun lang, sundan nyo lang yun guys. Super simple instruction lang naman yung nandito, so kayang-kaya nyo to guys. So ano nga ba yung mapapala natin sa pagsali natin sa mga IDO? So ang mangyayari kasi dun guys, yung token sobrang baba pa nyan. Kaya madaming sumasali sa IDO na mga players ng NFT games kasi sobrang baba pa ng token. And doon siya nagkakaroon ng chance na mag times 10, times 20 yung mga token nyo. Lalo na itong game na to kasi maganda siya and kamukhang-kamukha nga niya yung axie. And alam ko na madaming mag-adapt na players na galing axie dito sa game na to ni Ninneko. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Click nyo yung notification bell, iset nyo yan sa all para every time na mag-upload ako ng mga upcoming na NFT game, mano-notify kayo kaagad. Yun lang guys, maraming salamat. Bye-bye!